1795, the beautiful stone church built by the Jesuits was burned down in a great fire of Katbalogan. In 1814, Father Felix Carrion started the construction of a new church on the foundation of the old. The church took years to build, but it turned out to be a large, solid, and beautiful church with a Romanesque facade, tiled flooring, and a dome. In 1844, Father Martin de Yepes reworked much of the interior of the church. He redesigned the altar with an imposing retable and added a double series of hardwood columns to support the ceiling and to give the church a triple nave. He also built a large and spacious convento on the western side of the church and laid out a new cemetery wall in stone at the back of the convento. By 1859, the new church was finished, and Father Yepes had a date chiseled in one of the columns. The Franciscan church stood unchanged until 1952, when the parish priest Father Max T. Cruz renovated its decaying facade and the new belfry was constructed in the east side front. In 1959, the parish solemnly celebrated the centennial of the church. And then in 1969, this beautiful church was lost forever in another great fire of Katbalogan. Mission Center under the central residence of the Jesuits in Tinago. Because ang Christianity, before siya matukod, ma-establish dito sa province natin sa Samar, nagsimula muna yan sa Tinago. Tinago is now Dapdap, Barangay Dapdap, part of Tarangan, Samar. It was on October 15, 1586 when the three Jesuit missionaries, Father Francisco Tazo, Father Bartolomé Nartes, and Brother Domingo Alonso established the first mission area in the entire Samar in Tinago. So the following years, nagkaroon ng Moro raids doon sa Tinago. So yung mga Jesuits nag-decide sila na i-transfer yung mission, yung center of mission dito sa Katbalogan. Kasi in as early as 1596, Katbalogan was already a visita. Visita means parang maliit na mission na sakop ng isang malaking central mission. Pero wala pa noon kakilala yung Katbalogan. So yun, until in 1616, nag-merge yung mga neighboring visitas like Kotay, Kanhawan, Kawayan, yung mga malalapit na mga barrios o sitios noon ng Katbalogan. Ni-merge sila ng mga Jesuits, and then the Jesuits decided to raise Katbalogan into the rank of a pueblo. Pueblo means sa atin ngayon para siyang bayan. Pueblo in the Spanish times, yan yung town, kumbaga. So, hindi na siyang pueblo kasi naging cabecera din siya. Cabecera means the capital, okay? The capital of the entire mission, and at the same time, capital rin siya for the political jurisdiction ng mga gobernador. So, yun. So, yung foundation year, walang estimate date kung kailan na establish yung Katbalogan as mission. Pero yung reckoning year, kumbaga based on the records and documents, 1616. So, according rin sa reckoning ng ibang historians, just like in Palo,
ang kiniklaim nila yung establishment ng kanilang parish, feast day ng kanilang patron, Transfiguration yung dun sa palo. So kung dito naman sa Katbalogan, so probably August 24, 1616, kaya pinili si San Bartolome na patron ng Katbalogan ng mga Jesuits. So yung mga Jesuits yung nag-decide to make Saint San Bartolome as the patron saint for Katbalogan. So yun. So anymore? Sino po yung pinakaunang parin na nasa iyo dito sa Katbalogan? Okay, so actually yung Katbalogan, the administration ng mga pare ng iba't ibang mga religious orders. So first, the Jesuits. So Jesuits started to appoint priest in Katbalogan as early as 1625. So based on the records, yung name ni Father Jeronimo de Jeronimo Perez, yung tinatawag na siya yung tinatawag na first rector ng Katbalogan. Pero actually marami sila. Pero may mga kilalang pare noon na yung Katbalogan na mga kilalang Jesuits, kung baka mga famous Jesuits like Father Francis Ignacio Alsina. So yung legacy ni Father Ignacio Alsina is yung nagsumula siya ng 9-volume book na Historia de las Islas y Indios de Visayas, which is now the only extensive ethnographic record of the 17th century na meron tayo dito sa Islas de Visayas na nagdo-document ng ating yung ating history noon kay panahon ng mga Jesuit missionaries, at the same time yung mga pre-colonial culture natin. So we are very lucky na nagsulat din si Father Ignacio Alsina. So Father Alsina was not only director of Katbalogan, he also served as rector of Incarigara, Leyte, in Palapag. Actually siya yung nagpatayo ng simbahan ng Palapag, yung ruins na dun sa Palapag. Pero dito sa Katbalogan, dito niya tinapos yung pagsusulat niya ng 9-volume book na History of the Visayan People. So nagtapos yung Jesuit mission 1768. So the last Jesuit priest o missionary ng Katbalogan ay si Father Gian Battista de Medici, isang Italiano. So na expel sila kasi yan yung order ng hari ng Espanya, kasi parang nagkaroon ng suspicion yung Spanish Crown sa mga missionaries ito, yung mga Jesuits daw, kasi parang hindi sila loyal sa hari. So yun, so kung kaya yung mission ng mga Jesuits sa entire summer at the same time in Leyte was transferred to the Franciscans. So from the Jesuits naging Franciscan mission yung Katbalogan, at dumating yung first Franciscan parish priest na si Father Fray Jose Fayo. So yun. So from 1768 nagtapos rin yung maraming sumunod na mga paring Franciscano sa Katbalogan, nagtapos 1898. Meron niya po, sir, gustong ibalik sa una kong question niya. Diba doon po sa Tarangna? Okay, Tarangna. Bakit po nilipat nila dito sa Katbalogan? Okay. Nilipat nila kasi nagkaroon ng Moro Raids. Sinalakay kasi yung residensya doon, yung konvento ng mga Jesuits doon, okay, ng mga Muslim raiders. Okay, yung mga Muslim raiders doon kinakatakutan talaga sila, kasi parang nagre-revenge yung mga Muslim kung bakit dumating yung Christianity dito sa Pilipinas. So yun, ang ginagawa ng mga Muslim, actually merong mga 5 types ng mga Muslim raiders. Meron tinatag ng mga Kamupones, Huluans, Maguindanaos, Caragans, Sanggil. So sila ito yung limang types ng mga Muslim. So mostly yung mga dumadating dito sa Katbalogan, ito yung mga Kamupones. Yung mga Kamupones, although hindi sila kumpara sa mga Maguindanaos na pumapatay, yung ginagawa nila is halos they were thieves, kumbaga nag-loot sila ng mga supplies ng pagkain ng simbahan. At tapos ang pinakaano pa dito kasi kinukuha nila yung mga babae at mga bata at ibinibenta as alipin doon sa Bornean slave market. So yun, kaya kinakatapusan sila yung mga naging Kristiyano na mga tao noon sa summer. At hindi lang dito sa Katbalogan, okay, lahat ng coastal towns, coastal communities ng buong summer, okay, takot sa mga Muslim na ito, mga piratang Muslim ito.
Kung kaya ang ginawa no ng mga pari, nagtayo sila ng mga ano, ng mga kumbaga mga fortress. Pinortify nila yung mga ano, yung mga towns. Kung kaya makakarinig tayo na ilan sa mga old towns dito sa summer, merong mga tinatawag na bantayan, kota, kumbaga, nagsilbing watchtower kung merong paparating na ano na strange craft doon sa ano sa dagat. So yun yung reason kaya inilipat yung residency sa Katbalogan. So bago po sir itinayin itong Katbalogan Church or the Sir Bartholomew Church, bago po lang tayo itinayin itong simba, ano po ito muna nyo? Okay, so probably, I think it is a, ano, kumbaga, part ng ano, na tinatawag na bumuto, pre-colonial bumuto, kumbaga, ay simple community. Pero hindi ibig sabihin na pagpunta dito ng mga Jesuit missionaries na patay sila agad ng ano ng stone church na ito. Actually, this stone church was built in the 1630s na. Kasi wala pa noon kasi parang kumbaga may idea paano gumawa yung technique how to build a stone churches kumbaga. So yung trend ng pagpapatayo ng mga stone churches nagsimula 1630s until 1650s. Okay, so I think yung pare na nagpatayo ng ano ng stone church, yung present stone church na ito, yung actually makikita pa natin sa mga remaining walls, yung remains ng ano ng simbahan ito, ay si Father ano, Cristobal de Meralia. So popular rin siya na mga nagpatayo ng simbahan tulad ng Buscada sa Brasay, yun dun sa Balangiga. Actually siya rin yung nagpatayo sa Paranas Church. Pupunta kayo sa Paranas Church, makikita talaga na yung remains pa ng kanyang simbahan ay gawa sa tinatag na coral blocks or coral stones. So noong itinayo po ang simbahan na ito, sir, is may mga Spanyol na ba na sumasakop sa atin? Kumbaga, kasi si Ferdinand Magellan dumating 1521, di ba? Pero hindi ibig sabihin na naging successful yung colonization until Miguel Lopez de Legazpi successfully conquered the Philippines in 1565, kumbaga. So 1590s lang dumating yung ano yung tinatawag na formal Christianization ng ano ng Samar. So pero base sa mga records, I think there were only few Spaniards na ano na kumbaga makikita o yung presence ng ano ng mga Spaniards dito sa Samar. Pero since Katbalogan is the capital of the entire province, the entire island of Samar, so merong mga ilang mga Spanish person na nakatira dito. Siyempre yung alcalde mayor noon, isang sa Sila, tapos dinadala niya yung ano, kanyang kanyang family, dito na rin nakatira kasi. Yung 1625 Moro Raid dito sa Katbalogan, there was an account na pati yung mga anak ng ano, corregidor. Corregidor is the term for the governor noon, tawag doon corregidor. Ibig sabihin ng corregidor, hindi pa pacified yung buong province as a civil province ba kumbaga. Merong account doon na pati yung ano yung mga anak ng corregidor nagtakbuhan. Hindi sila nakabihis kumbaga, they were naked. May takbuhan sila kasi paparating na yung mga Moros. May chance sa ano sa may baybay. So yung San Bartolomé Church is yung festival niya is August 24. So saan siya ino-honor? Siyempre, ino-honor siya para sa ano, sa particular sa santo kasi according to ano to the gospel accounts sa Biblia magbasa natin na St. Bartholomew is actually a fisherman. So since Katbalogan is a fishing community and most of the inhabitants noon ay mga fisher folks, mga mangingisda. So kumbaga, pinili siya ng mga pare na what if si San Bartolomeo yung ano, piliin natin na maging patron. Kaya madami dito yung mga mangingisda. That's fishing community talaga yung patron. So, ano yung mga pangyayari di nyo malilimutan na naganap dito sa Katbalogan City or dito po sa church na ito? Actually, maraming ano, mga, kumbaga, mga remarkable historical events na nangyari dito sa Katbalogan even nung panahon pa ano unang panahon pa. So ang may kwento ko lang, kumbaga may mention ko lang sa para sa interview na ito,
ay probably yung ano, yung mga tulad ng ano, tulad ng Vicarial Marian Congress noong 1954 na nag-host ng Katbalogan kasama yung mga ano, yung mga parishes na under sa vicariate ng Katbalogan. So it was a 3-day big event, Marian event honoring Mary for the 100th anniversary of the centennial of the dogma of the Immaculate Conception. It happened from August 13 to 15, 1954. So yung sulit ko lahat ng mga ano, yung mga parokya dito, nagkaroon ng mga Marian conferences, nagkaroon rin ng big procession dito sa buong Katbalogan. So isa yun sa mga ano, mga remarkable events. At also yung mga kumbaga yung mga sad happenings dito sa Katbalogan tulad ng mga fires. Actually, yung Katbalogan Church, according to ano, to records, nasunog raw 3 times. Okay, ito. Nasunog noong 1800s at then twice in 1957 and 1969. Pero yung pinakasad talaga dito is nasama siya sa ano, sa big fire ng 1969 na yung pinaganda ng mga Franciscan for almost 165 years old na simbahan, nawala. Nadamay siya sa ano, nadamay. So nawala yung old pulpit nakalagay dito, yung mga pillars na mga hardware posts, tapos yung old retablo. Hindi ganyan noon yung retablo sa Katbalogan. Yan, bago na yan. Yung retablo nyo noon, they made of what? Wood. Hard talaga. Parang siya sa ano, sa Kalbayo. Pero medyo ano lang siya dito. Kasi yung sa Kalbayo, big cathedral naman talaga siya. Tapos may dome pa dito sa center. Just like in Kalbayo. O doon sa Kalbayo circular, dito, square dome. So, ito na po sir yung kulit at tanongan na. Ilang taon na po yung simbahan na San Bartolomeo? Okay, kung ating titingnan yung foundation ngayong taon is over 407 years. So 1660, so since 1660. Pero based on the year when the church was constructed, I think more than 300 years na. Kumbaga, based on estimate, kumbaga 300 years na from the time the Jesuits started constructing the walls, and then the Franciscan continued to beautify the interiors of the church. Tapos nasunog, pero still pinaganda pa rin yung mga ano, contemporary Katbalogans.